i-share ko naman or ipapakilala ko naman sa inyo yung bagong-bagong naglabas ng Mercedes-Benz. So, pwede po ba natin itong palakpakan? Ang rank po nila ngayon sa iFern is Senior Field Vice President, yung pong kanyang misis, and si Sir Efren Garcia. Siya po ay IT professional, Senior Finance Supervisor. Ito po nakakagulat. 1 year and 10 months pa lang po sila sa iFern. 1 year and 10 months. Bukod sa Mercedes-Benz, meron na rin silang Rolex and nagkaroon na rin sila ng kotse dito sa iFern. So let's all welcome Ma'am MJ and Efren Garcia. Ng MBBC Club. So pag-sharein lang po natin sila doon sa journey nila sa iFern. So iFern-tastic morning po sa ating lahat. Magpapakilala po muna kami. Ako po si MJ Garcia. I am from Tacloban po sa Visayas. And this is my husband, Efren Garcia from Bulacan. Okay, so ako na lang daw po yung ako na magsasalita. Okay. So, nag-umpisa po yung kwento namin talaga pandemic time April 2021. Pero hindi pa po namin siya hindi agad ginawa kasi nga pandemic. So, kung naalala nyo po nung time na yon, pahirapan pa po kasi may mga restrictions pa. But we have decided na nag-try po muna kasi kami kumausap ng mga kapamilya na po dito. Kaya lang, yung mga kapamilya niya, yung nagtiwala at na-consensya po namin ay yung kapatid po niya na babae. So, nung wala, ang naisip po namin, yung papa ko po kasi is barangay chairman po siya sa Tacloban and my sister has a law firm. Lawyer po siya. So, naisip namin na umuwi na lang po ng Tacloban noong May. Naalala ko po, pahirapan pa po talaga umuwi ng Tacloban noon, pero umuwi kami. Regardless, kasi wala kami makuhang market, inakataya na siya, so kailangan namin trabahuin. Tama po? So, ang ginawa namin, umuwi kami ng Tacloban ng May, at noong May, nakonsensya ko po ulit yung mga kapamilya ko. Kasi I've been in Manila for 15 years. I'm a senior finance supervisor in a pharma company for 8 years in BGC Taguig. And my husband is an IT programmer. And we work in the same company. Siya po, 10 years, ako 8 years. So until now, ginagawa niya po si iFern as part-time. Pero parang pastime na lang po niya yung kasi sanay talaga siya sa programming. No? Full-time po siya kay iFern. Parang nagtatrabaho siya, mga 6, gising na siya, 11, tapos na siya. Tapos after that, yung mga tao sa amin sa Tacloban, they go to our house. We have a mansion in Tacloban, they go to our house, and nagsisentering po kami, kagaya lang po ng ginagawa dito sa Tacloban. At kasama ko po siya, katulong ko po siya na magpalaki po doon. Okay? So, first month doing the business, ang umpisa po talaga namin is May 2021. Noong May 2021, kumita po kami ng 240,000. Pero, pahirapan pa po yung decision-making ko noong kung talagang itutodo ko si iFern. Kasi, yung mga managers ko, biglang naging available yung trabaho na 2 years ko na pong pinagtatrabahuan. So, I'm a senior finance supervisor. Biglang bibigay na nila sa akin yung manager position. Tama? Kasi ako po talaga yung naghahawak ng onboarding sa company po namin. So lahat ng pumapasok na bagong employees, I think I've worked with 200 to 250 people. Saka po nila binigay yung rank nung nakikita na nila na kumikita na po kami kay iFern. But the job I have been performing already for 2 years. So kung titingnan niyo po, pahirapan po sa akin kasi since para sa akin yun na yung pinaka-last rank na gusto ko sa employment journey ko. At biglang binigay sa akin. Pero thank God, pinili ko po si iFern at hindi po ang maging manager. Opo. Kasi kung pag-iisipan ko po, yung iaalok po doon sa akin na sahod, 80,000 at first month, pinakita po kami ng 240,000 part-time. 2 months lang po na trinabaho. So wala ka na po dapat pag-isipan. Kasi masipag naman ako doon,
Pero yun at yun pa din. So nag-decide kami na umuwi ng Tacloban, 3 months consistent po yun, kumita kami ng 6 digits. And then third month, nireseta po kasi sa papa ko sa St. Luke's QC yung Ferndy. Yun na nag-decide ako na ipupush ko na at tatrabahuin ko na siya full time. So I resigned. And then naglabas po kami ng Fortuner, and thanks to iFern, yung bumaliktad po na Fortuner, pinalitan naman po ng puting Benz. Kasi puti po yung Fortuner na yon and now Benz. Okay? So, sunod-sunod po, hindi ako makapaniwala. Kahit kanina, kausap ko yung family ko, kausap ko yung kambal ko, how I wish kasama po namin sila. Yung iFern po talaga sa amin is baguhan po siya ng buhay. Hindi lang po siya business opportunity. Kasi ang daming na bagong, ang daming na bago po mismo sa amin in that 1 year and 10 months. No? Naalala ko, 2021, umaakyat kami sa kickoff, top 441. Pero 2022 kickoff, nitong January, umakyat po kami top 49 with an accumulated income of 2.7 million. So, combined family income po namin is 5 million in 1 year and 10 months. Opo. So, kahit anong computation po ang gawin po natin, that would be equivalent to 5 years sa employment po namin combined. No, pero kay iFern, binigay po siya sa amin ng 1 year and 10 months lang. Ang natipid po namin ay 3 years. Ang dami na pong nagbago. Kung dati hindi po namin pangarap magka-Rolex, nagka-Rolex po kami ng February. Tapos nagka-Ford Territory kami last year, February, di ba? Tapos October, nagkaroon po kami ng Ford Territory. At ngayon po, mayroon na po kaming Mercedes-Benz. So, sobrang dami na nangyayari sa loob ng 1 year and 10 months. So, kung kayo po, andito po kayo, ang tingin po ninyo kay iFern is business opportunity. Ang tingin ko po kay iFern talaga is baguhan po talaga ng buhay. And we are a perfect testimony na grabe na ang nangyari sa buhay namin in that 1 year and 10 months. Yun po. So kung baguhan po siya ng buhay, edi tayaan na lang din po natin. Tama? Kasi ba't di ka patataya eh kung magbabago naman pala ang buhay mo dito. Sa amin po talaga sa Tacloban, ang nag-umpisa po kaming pa SDSD, pa premium-premium. Pero ngayon, ang bagsakan po talaga is family package. Kasi ang lagi ko po talagang sinasabi, hindi mo maipapagawa sa iba ang hindi mo una ginawa. Apo. So, ngayon na may Benz na po, corporate na po ang offeran ngayon. So, salamat po talaga, Sir Tumanitan. Salamat, iFern. Naalala ko, nung nag-Rolex kami, hindi kami sigurado kung kaya namin talagang ma-sustain. Pero, tiwala lang talaga sa sistema ni iFern. At yung Rolex po na nakuha namin ng February, 2.7 million naman yung binalik matapos yung taon. So, sobrang salamat talaga, Sir Tumanitan. And sobrang salamat po, we are now part of Mercedes-Benz Boys Club. Thank you, iFern. First of all, gusto kong pasalamatan yung Diyos kay Lord. So, thank you kay Lord. So, wala kami dito, wala kaming Mercedes-Benz, hindi dahil sa kanya. Sa mga apply namin, salamat. So, dati nagkukwentuhan lang tayo na one day magkaka-luxury tayo, pero ito na nangyari na. So kung maniniwala kayo, kung ano yung nangyari sa amin, mangyayari din sa inyo. Thank you sa Diyos sa lahat. Ay, plus na po, PD Christy. Thank you po sa lahat ng pinakusog. Wala po ang Efren and MJ kung wala po kayo. Shout out sa lahat ng nasa Tacloban. And thank you up Ali, up Marky, and up Carly. Thank you Sir Tom and Madam Kim. Thank you sa lahat ng bumubuo sa iFern Nation. Thank you.